Isang reclamation project o pagtabo ng lupa ang napipito isagawa sa isang bahagi ng Manila Bay na kung tawagin ay Freedom Island. Ito'y para tayuan ng mga gusali, kalsada at iba pang establishmento na magpapalaguraw sa ekonomiya ng Maynila. Pero tutol dito ang mga residente ng isla at mga nakapaligid na komunidad dahil sa negatibo umanong epektong idudulot nito. Tumagi munang magbigay ng pahayag ang mga nasa likod ng proyekto. Narito ang report. Sa loob ng 5 taong paninirahan ni Mang June sa Freedom Island, saksi siya sa mabilis na mga pagbabago sa bahaging ito ng Manila Bay. Ang paglinis ng dating maduming baybayin, ang pagdayo ng mga rare at endangered species ng ibon, at ang pagdating ng iba't ibang biyaya mula sa dagat. Pandihuli. Pero lahat daw ng ito, napipintong mawala. Pag natambakan na yan, nang una lalalim tong area ito. Tapos mga isda lalayo, ganyan. Hindi na kaabutin ng mga lambat namin na mawawalan kami ng hanap buhay pag nangyari yon. Sa proyekto ng Philippine Reclamation Authority o PRA, mahigit 600 hektarya ng dagat sa harap ng isla ang tatabunan ng lupa upang tayuan ng mga gusali, kalsada, bahay, paaralan at palaruan. Magdudulot daw ang proyekto ng mga bagong oportunidad para mas lumago ang ekonomiya ng Maynila at maging sentro ito ng turismo at komersyo. Inaasahan na rin lilikha ito ng mga bagong trabaho. Hindi naman daw makakasira sa kalikasan ng proyekto, magkakaroon pangaraw ng sapat na solusyon sa problema ng basura, dumi at pagbaha. Aayusin din ang mga estero, kanal, liwasan at kalsada at papalugin ang daloy ng trapiko. Pero bukod sa mga residente ng isla, tutol sa reclamation project ang mga komunidad na nakapaligid dito. Paglabag daw kasi ito sa Presidential Proclamation 1412 na naguutos na dapat isaalang-alang ng lahat ng mga reclamation project sa tinaguriang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area ang pangangalaga at pagpreserba sa mga likas na yaman at kapaligiran. You affect also the marine life in the area. Kung ang tatabunan mo ay kung saan may sari-saring buhay, malaki yung epekto noon dun sa mga nakatira doon. Sasagasaan daw ng proyekto ang 175 hektarya ng ecotourism area, natahanan ng mga isda, limliman ng mga ibon, at nagsisilbing likas na pananggalang sa pagsusungit na panahon. Yung reclamation kasi, ang ibig sabihin nun, tatabunan mo yung kasalukuyang bahagi ng tinatawag nating coastal area. May sinisira kang tinatawag na ecosystem. May naninirahan dyan ng mga hayop, naninirahan dyan ng mga may tumutubong mga halaman. Nitong Abril, inaprubahan na ng Korte Suprema ang petisyon para sa writ of kalikasan ng mahigit 300,000 residente ng Las Piñas sa pangunguna ni Cynthia Villar, dating kinatawan ng syudad. According to our constitution, we are entitled to a safe and balanced environment. And if we feel that we are being deprived of that, we can file for a writ of kalikasan to protect us from that. Sa isang pag-aaral na kinomisyon ni Villar, nakumpirma raw ang kanilang mga agam-agam na lulubha ang pagbaha sa Las Piñas at sa mga katabing bayan kapag natuloy ang reclamation project. If they reclaim this, there will be massive flooding in Parañaque, Las Piñas, and Bacoor. Aabot sa 65 barangay sa Las Piñas, Parañaque, at Bacoor ang tinatayang lulubog oras na mangyari ang matinding pag-ulan. Taong 1996 pa raw nagsimula ang reclamation sa Freedom Island, pero ipinatigil ito ng Korte Suprema. The ALTEC and the other proponents have evaded the rigorous requirements of environmental impact assessment processes because they're claiming that the environmental clearance certificate that they're using is just a mere continuation of an existing and still continuing Manila Bay Reclamation Project then being handled by Public Estates Authority before it became PRA, and AMARI, Coastal Bay Corporation. Upang ituloy ang reclamation, kumuha ang PRA ng bagong kumpanya na hahawak sa proyekto, ang ALTEC Contractors. Nakakuha na ng Environmental Compliance Certificate ang ALTEC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Samantala, tumanggi muna magbigay ng komento ang ALTEC Contractors habang hindi pa raw nare-resolve ang issue. Sa magkahiwalay namang sulat sa GMA, nagsabi rin ang PRA at ang DENR na hindi muna sila magbibigay ng payag hanggang nasa korte pa raw ang kaso. Para
Para sa unang balita, PR Kang Health reporting.